morning and good day sa ating lahat. Magandang umaga at magandang araw sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay. Lunes na naman po. Today is the 19th day of October, the year of the Lord 2020. And it's a blessed Monday para sa ating lahat. Kumusta po ang ating mga naging Sunday services? Maging sa simbahan nyo ginawa o online service nyo. Tinangkilik ang ating online na Sunday service kahapon. Alam ko po na lahat tayo ay nakaranas ng dakilang biyaya ng Diyos. Magandang araw at magandang umaga po sa inyo. Kung ito po ay nagsisilbing pagpapala, nais ko pong pindutin kaagad ninyo ang share button para ang blessing na tinatanggap po ninyo ay matanggap din ng inyong mga kaklase, katrabaho, kaopisina, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Salamat po ng maraming marami. At bago po tayo magsimula sa ating pong pagpapahayag ng salita ng Diyos ngayon, inaanyayahan ko po kayong samahan ako sa panalangin. Manalangin po tayo. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat. It's another day, it's another blessed day for your children and for your people. And we are excited, O Lord, because we know and we believe that you have something in store for your children and for your people today. Bukas po ang aming mga puso at alam namin meron kang inihandang magandang mga bagay sa amin na inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang umagang ito, ang araw na ito, para sa bawat isa. Magpagaling kayo sa may mga sakit, may mga karamdaman. Magpalakas po kayo, palakasin niyo po ang mga nanghihina, ang inyong provisyon sa aming mga pangangailangan, ang inyong aliw at pagkalinga sa aming mga kalungkutan at lumbay, at inyong pong patnubay sa aming mga kalituhan. Kailangan po namin kayo, lalong-lalo na po sa panahong ito. Maraming salamat. Pagpalain ninyo kaming lahat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ngayong umaga, ngayong araw, ating pong pag-usapan ang topic na Satan's Strategy of Delusion. Satan's Strategy of Delusion. Pag sinabi pong delusion, ang Tagalog po niyan ay maling akala. Ang estratehiya ng kaaway sa pamagitan ng maling akala, no? Satan's Strategy of Delusion. At para maintindihan natin, babasahin po natin ang ating key verses o key passages na hango sa John chapter 8 beginning verse 42 to 51, and we will read from the New International Version. Let's read po from verse 42. Jesus said to them, "If God were your father, you would love me, for I have come here from God. I have not come on my own. God sent me." 43, "Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yet, because I tell the truth, you do not believe me. Can any of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God." Verse 48, "The Jews answered him, 'Aren't we right in saying that you are a Samaritan and demon-possessed?'
49, I am not possessed by a demon, said Jesus, but I honor my Father, and you dishonor me. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is the judge. Last verse, very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death. Blessed be the reading of the word. So Satan's strategy of delusion at ang ating pong ikinonek na key passage for this reading ay nasa John chapter 8, 42 to 51. Tandaan po natin mga kapatid, Satan wants you to be lulled into a false sense of security, thinking it is not possible you could ever be deceived. Yan po ang kanyang maling akala, no? At he wants you to be lulled, patahimikin, into a false sense of security dahil iniisip niya that it is not possible you could ever be deceived. So, I want you, mga kapatid, dapat nating maintindihan ito, want you to understand this. At ito po ay warning, and I want to warn you, this is one of the most dangerous spiritual positions as a Christian can be in, no? Ito po ay warning sa ating lahat sapagkat ito ay isa sa pinaka most dangerous spiritual position a Christian can be in. Kung ito po ang sitwasyon natin, tayo ay pinatatahimik ng kaaway dahil gusto niya yan, manahimik tayo at makaramdam tayo ng tinatawag na false sense of security. Dahil iniisip natin na it is not possible that we could ever be deceived. Pero kapag tayo po ay nalagay sa position na yan, yan po ang tinatawag na the most dangerous spiritual position a Christian can be in. Because if we fail to recognize that there is the possibility of you being deceived, you will become a sitting target for Satan. And that's the truth, mga kapatid. Pag hindi natin na-recognize na meron pong possibility na pwede tayong ma-deceive, tayo po ay nalalagay sa isang sitwasyon na tayo ay magiging sitting target for Satan. Ano po ang ibig nating sabihin? Meron pong dito po sa aking ipepresent ngayon na bahagi, body, katawan ng ating topic ngayon ay here are five major ways Satan will bring delusion. Ito po ang limang mga major na kaparaanan ng kaaway ay magdadala ng delusion o maling akala sa mga Kristiyano. Akala natin kasi hindi tayo pwedeng ma-deceive na. Akala natin kasi nare-recognize kaagad natin ang atake ng kaaway. Yung sobrang believe na tayo sa sarili natin, nilalagay natin ang ating sarili bilang isang sitting target for the enemy, Satan himself. Kaya ang gusto kong i-present ngayon ay five major ways Satan will bring delusion into your life, yung maling akala. Ano po itong five major ways na to? Ang una po, trying to weaken the authority of God's word. Yan po ang kanyang major na paraan, yung trying to weaken the authority of God's word. Yung parang pag the moment
ang salita ng Diyos na pinaniniwalaan natin for a long, long time, at nagsimula na natin itong pagdudahan at questionin at pag-alinlanganan, ang nangyayari po, humihina yung ating kapit sa salita ng Diyos. So, nagsisimula na tayong mag-alinlangan sa salita ng Diyos. So, that's the first major way that Satan will bring delusion. Marami na tayong nababasa na akala natin hindi na applicable sa atin. Katulad nung anak na tayo ng Diyos, sumusunod na tayo sa Diyos, kaya anumang atake ng kaaway, wala na itong kamandag sa atin, wala na itong tama sa atin. Pero yun po ay maling akala dahil alam natin ang kaaway po natin ay 24/7 din po siya, naghihintay. The devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Ano po ang pangalawa sa five major ways? Ang pangalawa po ay working through men and women who are deceived. Working through men and women who are deceived. Kumbaga, kapag ang kasama na natin sa ating paglakad bilang mga Kristiyano ay itong mga tao, lalaki at babae na nadali na rin, ibig sabihin na isahan na rin ng kaaway. So, kapag hindi po tayo naging maingat, akala kasi natin lahat ng tao ay okay ang kanilang relasyon sa Diyos. Pero may mga lalaki at babae na maaring nakakasama natin, we work through men and women who are deceived, na isahan na sila ng kaaway. At minsan, akala natin yung grupo okay lahat, pero minsan may mga miyembro sa circle natin na hindi nag-iingat at na-deceive na din, na isahan na rin ng kaaway. So, yun po ang isang delusion doon. Now, well, hindi naman natin babantayan lahat ang mga kasama natin. Sino kaya rito ang okay, sino ang hindi okay. Hindi po ganun yon. Pero titignan natin na lahat ng ating circle, pwedeng merong mga isa, dalawang na-deceive ng kaaway, na pag-akala natin okay tayong lahat at wala na tayong discernment of spirit, akala natin okay pa yung kasama natin, yung pala naisahan na din. Kaya ito po ay isa o pangalawa sa five major ways Satan will bring maling akala or delusion. No? Let's go to the third major way kung paano po magdadala ang kaaway ng delusion sa ating buhay. Number three po, working through false teachers, adding to the scriptures, theories, and heresies. Okay? So yan po ang pangatlo. Working through false teachers, adding to the scriptures, theories, and heresies. Maniakala, alam natin lahat ng maaring natatanggap natin na aral o turo ay hindi na pala sang-ayon sa salita ng Diyos, pero minsan akala natin na dahil ito may bumabanggit ng salita ng Diyos, may mga nagko-quote ng mga verses, may mga nangangaral ng salita ng Diyos, ang delusion doon, pag hindi natin na-discern ng tama, ginagamit pala. Yes, kaya nga Satan's strategy of delusion. Ginagamit na ng kaaway para makapag-sow. Kasi hindi naman bababa ang, o hindi naman pupunta ang kaaway sa atin at siya mismo ang magpapakita ng kanyang estratehiya. So gagamit siya ng mga tao. Kanina po, yung men and women who are deceived, ngayon naman ay ang delusion ay dumadaan sa mga false teachers na nagdadagdag sa mga scripture na mga theories
yung mga hindi proven na mga pananaw at walang biblical foundation, walang basis sa Biblia, and not only theories but heresies. Ang pang-apat po, mga kapatid, sa ating pag-aaral ay ito pong keeping Christians bound by a lack of spiritual knowledge. Keeping Christians bound by a lack of spiritual knowledge. So, kung meron tayong mga kasama, well, hindi natin pagdududahan yung mga kasama natin, pero hindi lahat, pare-pareho po ang frequency or wavelength. Ano ho? May mga naiisahan dahil mali po, kulang sila ng spiritual na unawa sa salita ng Diyos. Kaya talaga ito yung panahon natin ay panahon ng paglalim sa salita ng Diyos, panahon ng paglawak sa ating unawa sa salita ng Diyos. Kasi po, ang sabi ng Biblia ay my people perish for lack of knowledge. Hindi lamang po intellectual knowledge yan, kundi kasama na yan dyan, yung spiritual knowledge. Akala kasi natin, alam na natin lahat. Yan po ang isang delusion. Akala po natin, sapat na yung ating tinatanggap na aral, sapat na yung mga tinatanggap nating katuruan. Akala natin, fully equipped na tayo. Akala natin ay sa lahat ng mga trainings at mga preachings na tinanggap natin, sapat na upang masabi natin na tayo ay spiritually intelligente na, pero ito po ay isang maling akala. Kasi nga, talagang yung kulang ng kaalaman, spiritual na kaalaman or intellectual na kaalaman, mga kapatid, pag yan po ang ating nilagyan ng ating pagtitiwala, ay baka yan po ang magiging snare, baka yan ang magiging way na ma-deceive tayo. Yan po, strategy ng kaaway po yan, yung paniwalain ka na alam mo na lahat, yung paniwalain tayo na para bang, oy, pag may nagturo, ay alam ko na yan, noong ko pa naririnig yan ganyan mga katuruan, alam ko na lahat yan. Pero alam niyo ho, ang Diyos, pag nagturo po sa atin, laging meron pong mga new revelation, laging may new insight, may new wisdom, may word of knowledge po siyang ipinagkakalob sa atin. Di po ba? Okay, so yan po ang number 4. And going to the fifth na major way, no? Ways on why Satan can bring delusion sa mga anak ng Diyos. Ang number 5 po natin ay doctrines of demons directly attacking the minds of Christians by injecting and transmitting lies into their thoughts so they will be deluded and they will be deceived. Deluded and deceived. Nagkaroon ng maling akala kaya nadaya. You know, doctrines, mga katuruan na directly attacking the minds of Christians. Ito po ang tinitira by injecting and transmitting lies. Kasi ito po ang ating filter. Diyan dumadaan ang lahat ng mga thoughts. At dito natin fini-filter kung tatanggapin natin o hindi ang mga dumadating na mga tinatransmit sa atin na mga information na pwede nating paniwalaan, pwede nating hindi paniwalaan. So tayo po ang nag-filter. Ang problema, baka yung ating tinanggap, akala natin na filter natin, yung tinanggap natin ay mga bagay na kasama sa delusion o maling akala, or tayo pala ay naisahan na. Alam niyo ho, yan po ang gagawin ng kaaway. Marami siyang mga strategy, dadaanin tayo sa alam niyang mahina tayo. Dadaanin niya tayo dun sa pag nagtiwala na tayo dun sa alam ko na lahat yan. Alam ko na lahat ito, na ituro na sa amin yan. Only to find out na ang napasok na mga information, na na-transmit na information
na tinanggap na ng puso natin ay mga delusion ng kaaway at deception ng kaaway. Kaya babantayan natin ang eye gate, ang ear gate, ang ating pag-filter ng mga thoughts, ang pag-filter ng mga information na dumarating sa atin. Baka dyan niya idaan. Alam niyo ho, talagang hinahanap po ng kaaway kung saan niya pwedeng idaan yung mga pwedeng information na madaya niya tayo. Kaya we need to be circumspect, kailangan po maging discernful tayo, kailangan maging active ang ating mind, maging aware tayo sa mga nangyayari. Titignan natin kung yung information na yon ay merong biblical foundation, merong bang basihan sa Biblia. Baka dahil ang taong nagsabi ay kilala natin o ma-impluensya sa atin, tinatanggap na natin, pero yun pala ay bahagi na nung strategy ng kaaway. So, yan po, pumapasok yung tinatawag nating delusion. Now, ito pong to wage war and defeat Satan and his army of deceiving spirits, we must, ito po ang bibigyan ko kayo ng another 1, 2, 3, 4, 5, limang kaparaanan on how to wage war and defeat Satan and his army of deceiving spirits. Kasi yung binasa natin kanina ay he is the father of lies because he lied right from the beginning. Siya ang ama ng sinungaling. Siya ang ama ng lahat ng kasinungalingan. Yan po ang kaninang sa binasa natin sa Gospel of John. Siya po yan. So, mag-declare tayo ng laban sa kanya, dalhin natin ang laban sa kanyang territory. Huwag nating hintayin na siya ang magdala ng laban sa ating territory. Di po ba? Kaya nga yung isa sa mga napag-aralan natin noong mga devotional na inutusan ng Diyos na kayo na ang sumalubong sa inyong kalaban. Huwag niyong hintayin na dumating siya sa inyong teritoryo. So, to wage war and defeat Satan and his army of deceiving spirits, ano po ang kailangan natin gawin? We must, ano po ang number one? We must grow up to full maturity in our minds. So, we must grow to full maturity in our minds. Kinakailangan magsimula na tayong mag-grow, kailangan magsimula na tayong mag-mature sa ating pag-iisip. Kumbaga, siyempre, may mga edad naman na tayo, di ba? Dapat ang level ng ating maturity sa pag-iisip ay kasabay ng ating pagtanda. Spiritually speaking, pag tayo po ay matagal na sa Panginoon, dapat yung ating pananaw, yung ating paraan ng spiritual na pag-iisip ay kasabay po yan. So we need to grow up to full maturity in our minds. Anong gagawin natin? You do this by what? By why? By how? By continually filling your mind with the truth of God's Word. The only way po na mag-grow tayo sa full maturity ng ating minds ay kailangan tuloy-tuloy nating punuin ang ating mga kaisipan ng katotohanan ng salita ng Diyos. That's the only way we grow up to full maturity sa ating level ng pag-iisip. Okay, so that's how to wage war and that's how to defeat Satan and his army of deceiving spirits. Alam niyo ho, yan po ang papel niya. Siya ay deceiver right from the beginning. At meron siyang mga alipores, itong mga deceiving spirits na pinipilit tayong i-deceive, lituhin, linlangin. Papel niya po yan. Pero pag tayo po ay nag-grow na sa full maturity ng ating mga mind o minds sa pamagitan ng pagpuno ng ating kaisipan ng katotohanan ng salita ng Diyos, alam na natin, hindi makakapanaig ang kasinungalingan ng kaaway kapag punong-puno tayo ng katotohanan. If you know the truth, lies cannot penetrate.
Di po ba? Hindi ka tayo madideceive ng anumang lies of the enemy kapag tayo ay punong-puno ng katotohanan ng salita ng Diyos. Now, let's go to number two. Dito po sa waging war and defeating Satan and his army of deceiving spirits. Yun po yung number one kanina, grow up to full maturity. Ano po ang pangalawa? We need to recognize and discern the spirits of delusion, the spirit of deception, and the seducing lying spirits as they attack our minds. Talaga ang labanan po nandito. Talagang ang battleground ay yung ating mind. Okay? Kaya po dapat nakasuot lagi ang helmet of salvation kasi ang labanan nandito sa ating mind. So, kailangan ma-recognize natin, ma-discern natin ang spirit ng maling akala, delusion, ang spirit ng deception, pandilin lang, ang espiritu ng seducing lying spirits habang umaatake sila sa ating mga isipan. Paano gagawin natin? We must learn to try the spirits to see if they are of God. Kailangan magkaroon tayo ng talas. Kailangan sharp tayo. Alam niyo ho, yan ang ipag-pray natin sa Panginoon. Bigyan tayo ng Diyos sa mga huling araw, itong last days po, dapat mapuno tayo nitong, matanggap natin itong gift of discerning of spirits para ma-detect natin, malaman, ma-discern kagad natin. Pa-advance pa lang siya, palapit sa ating teritoryo, alam na natin na ito ay atake, ito ay deception ng kaaway, ito ay seducing lying spirit na pilit umaatake sa ating mga kaisipan. Amen? So you must learn to try the spirit to see if they are of God. Sabi po ng 1 John 4:1. 1 John 4:1. Now, ano po ang kasunod sa pangatlo na kaparaanan? We must hold fast to the truth. We must hold fast to the truth. Kinakailangan tayo ay mahigpit na nakakapit sa katotohanan. Di tayo bibitaw. Ang truth po ay hindi pwedeng i-compromise. Totoo po ang salita ng Diyos. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. So once you have saturated your heart and your mind with truth and have tested the spirits and proven the teachings which you have received with the Word of God, hold fast to them. Kinakailangan lahat po ng mga salita ng Diyos na nag-saturate sa ating mga puso, sa ating isip, ang katotohanan na kaya na nating i-test ang mga spirits at i-prove na ang mga teachings na ating tinanggap mula sa salita ng Diyos ay totoo, hawakan mo na yon, huwag mong bibitawan sapagkat hindi na makakapag-penetrate ang lahat ng delusion, deception ng kaaway, lahat ng seducing lying spirits ng kaaway na pilit, ini-inject, inilalagay, nakapila dyan para i-filter natin. Minsan na-filter natin ng tama, minsan may mga lumulusot kasi nga hindi pa umiiral yung tinatawag natin, we hold fast to the truth. Kailangan may hold fast to the truth. Amen? Ang pang-apat, mga kapatid, ay don't allow yourself to be swayed by every new thing that comes along. Don't allow yourself to be swayed by every new thing that comes along. Meaning to say, kasi pagka hindi ka nakuha sa kanyang lumang estratehiya, meron siyang mga i-introduce na parang bago sa iyo. At kasi alam mo naman, pag bago, bagong bagay, medyo may attraction eh. Subukin ko nga to, bago ito eh. At hindi ko pa naranasan eh. Ang problema, baka yung new thing na dumarating po ay merong naka-insert na deception ng kaaway. Kaya again, lahat ng ginagawa talaga natin, lagyan natin ng tamang pagbasa.
Kasi minsan baka nakasanayan mo na yan, pero iipitan niya along the way ng mga maliliit na mga deception na hindi natin napapansin. Dahil, ah, this is a new thing. Subukin ko nga. Pero yun pala ay sa surface maganda, pero may laman sa loob na still makikita natin na Satan's deception yan. No? Kaya lahat po, kailangan mag-scrutinize tayo ng tama, i-filter natin ng tama, na walang makasingit na kahit maliit na bagay na pwedeng maging daan upang ma-deceive po tayo. Yan po ang pang-apat doon po sa bringing war and defeat Satan and his army of deceiving spirits. Okay? So, let's go to number 5. Okay? At ang number 5 natin, live your life according to the things you have tested and proven to be true. Live your life according to the things you have tested and proven to be true. So, sabi po, isa pamuhay mo o lumakad ka o mamuhay ka ng isang klase ng buhay na naayon sa mga bagay na alam mo, na test mo na at napatunayan mo na totoo. Kumbaga, doon ka na sa mga tested na mga bagay. Doon ka na sa mga proven na mga bagay. Iba yung nagawa ko na ito at dito ako nakaranas ng miracle. Dito ako nakaranas ng breakthrough. Huwag ka nang mag-adventure sa mga bagong mga bagay. Baka, alam mo yung pag-adventure natin minsan, diyan tayo napapasukan ng iba't ibang mga maling unawa at napapahamak po tayo. Hindi bali nang nagiging old-fashioned tayo na yung nakasanayan natin, at least alam natin, natagpuan natin si Lord sa mga old-fashioned na paraan. Di mag-stay ka doon kesa naman mag-adventure tayo sa mga bagong kaparaanan na hindi pa tayo sanay. Baka magamit po yung mga bagay na yan na ma-deceive tayo, samantalang pwede naman tayong mamuhay according to the things we have tested and we have proven to be true. Amen? So, Satan's strategy of delusion po yung ating mga pinag-uusapan, mga kapatid. And so, nais ko lamang i-recap yung ating pinag-uusapan, mga minamahal. Ano po? Here are 5 major ways Satan will bring delusion. Ano po yung 5 major ways na ginagamit ng kaaway? Trying to weaken the authority of God's word. Kaya dapat malalim tayo sa salita ng Diyos. Number 2, working through men and women who are deceived. Hindi ka ikaw directly na deceived. Baka yung mga, your company naman ay company ng mga taong na-deceive na. So, nadadamay ka na kasi ang company na kinikip mo ay company ng mga deceived. Working through false teachers, adding to the scriptures, theories, and heresies. Baka instead na founded lang sa salita ng Diyos, ng pundasyon lang ng turo ay salita ng Diyos, marami nang idinadagdag na mga theories and mga heresies na mga walang pundasyon sa Biblia. Keeping, number 4 po, keeping Christians bound by a lack of spiritual knowledge. Inilalayo tayo sa katotohanan kasi alam niyang knowledgeable tayo. Inaalis sa ating company, sa ating grupo, yung mga knowledgeable kasi alam niya na pag may knowledgeable sa grupo, ay merong nagbabantay sa grupo. Di po ba? Tapos pag naiwan lang yung mga walang masyadong spiritual knowledge, ay open na open yan kasi wala nang ika nga spiritually wise and learned sa inyong mga kasama. Number 5 po, doctrines of demons directly attacking the minds of Christians by injecting and transmitting lies into their thoughts so they will be deluded and they will be deceived. Pero
kanina po diniskas natin, we can wage war and defeat Satan and his army of deceiving spirits by we must grow up to full maturity in our minds. In doing so, you do this by continually filling your mind with the truth of God's word. Ano pa? We need to recognize and discern the spirits of delusion, deception, and the seducing lying spirits as they attack your minds. So, anong gagawin? You must learn to try the spirits to see if they are from God or if they are of God. 1 John chapter 4 verse 1. Ano pa? We need to hold fast to the truth. Panghawakan natin ng mahigpit ang katotohanan ng salita ng Diyos. Once you have saturated your heart and mind with truth and have tested the spirits and proven the teachings which you have received with the Word of God, hold fast to them. Panghawakan natin. And do not allow yourself to be swayed by every new thing that comes along. Wag kang nagmamadali na alamin o maging bahagi ng mga new thing na sinasabi nila. Baka dun sa mga new thing ay mga naka-insert na deception ng kaaway. And pinakamahalaga, live your life according to the things you have tested and proven to be true. Purihin ang Panginoon. So ngayon po mga kapatid, ang ating declaration ngayong araw na ito, sabihin natin, I am filling my mind with God's word. I am holding fast to His truth so I will be able to recognize the spirits of delusion, deception, and seducing lying spirits. In the name of Jesus, amen. One more time. I am filling my mind with God's word. I am holding fast to His truth, so I will be able to recognize the spirits of delusion, deception, and seducing lying spirits. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Diyos. So mga kaibigan, ine-expect po natin na itong ating pinag-aralan ngayon ay nag-iwan ng panibagong pananaw. Noho, Satan's strategy of delusion, kailangan lahat ng ating pinaniniwalaan ay merong pundasyon sa Biblia. At kapag ang dumarating na mga pahayag ay wala ng pundasyon sa Biblia, medyo kinakailangan bantayan natin, baka dyan ma-insert, makapasok ang delusion, ang deception, at ang lying spirits ng kaaway. Amen? Praise God. Lord God in heaven, I declare blessings to my precious brothers and sisters who are following these daily devotionals. I declare your blessings. In the name of Jesus, let your blessings flow right now. Thank you, God, for this wonderful day. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Diyos. Kita-kita po tayo mamaya. Huwag kalilimutan ang Hope Hour, alauna ng hapon. At dahil Lunes po ngayon, ang ating Hebrews podcast ng Zero Gravity, ang Youth Arm ng Jesus the Living Gospel, mamayang alas 7 naman ng gabi. Patuloy pong i-share ang mga broadcast natin upang maging pagpapala tayo sa mas maraming tao. Ito po si Pastor Rene Alog. Minsan pa, God bless and Shalom.